What's up, guys? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa mga babae na nagbibigay ng choosing signals. Kumbaga, para malaman mo kung gusto ka ba talaga ng babae na nasa harapan mo. Mga G's, gaya ng sabi ko sa inyo noon, bago mo i-approach ang babae para malaman mo kung quality ang babae na to o quality yung interest niya sa'yo, meaning may high interest siya sa'yo, mas maganda kung magbabato muna siya sa'yo ng choosing signal. Okay? Dahil mga G's, para magbato ang isang babae o mga babae ng choosing signal sa'yo, ibig sabihin lang nun ay meron siyang mataas na interest kaya ginagawa niya na ang bagay na ito. Kumbaga parang ang dating nun sa utak niya ay, sa'yo ako, eto na ako, bakit hindi mo pa ako kunin? Diba? Ganun yun. Kumbaga gusto niya may owner para sa kanya, ano ka na, may ownership ka na sa kanya. Ang gagawin mo lang, kukunin mo siya. Okay? Dahil mga G's, ang mga babaeng nagpapakita o nagbabato ng choosing signal sa inyo o sa'yo, yan ay may 80 to 100% na ay interest sa'yo. Pero kung ang babae ay hindi magbibigay ng high interest sa'yo o magbabato ng choosing signal sa'yo, ibig sabihin lang nun na yung babae na ito ay walang high interest sa'yo. But still, pag in-approach mo at giname mo, iniwanan mo ng number o nakunan mo ng number, matataas mo pa rin yung interest na yon. Okay? Matataas mo pa rin. Pero, best pa rin yung mga babae na nagbibigay ng choosing signals. At yun yung mga babae na pag-uusapan natin ngayon. Okay? Yan yung tatalakayin natin. Pero bago natin pag-usapan tong babae na to, gusto ko muna maintindihan ninyo na merong dalawang dynamics sa bagay na ito. Yan yung attention hoe, okay? Hindi ko masyadong bubuin yung salita dahil YouTube friendly tayo, okay? At yung babae na may high interest nga sa'yo, which is yung nagbibigay ng choosing signals. Kasi mga G's, ganito, yung babaeng attention hoe lang, okay? Yung babae na yan, ay ang rason lang naman kung bakit siya parang nagbibigay ng choosing signals sa'yo o nagpapapansin sa'yo, ang kailangan lang niya ay yung attention mo. Dahil nga, sa utak niya, paniniwala niya, ang pangangailangan niya ay ang attention ng karamihan. Kumbaga para sa kanya, kontento siya o hindi siya makukontento kung merong ibang mga lalaki sa paligid niya na hindi niya nakukuha yung attention. At alam, baka nagpapataas ng ego niya o talagang nagpapabasa ng ano niya, di ba? Ng fish hole niya, di ba? Kaya gusto niya palagi na lahat ng kalalakihan sa paligid na nadadaanan niya ay binibigyan siya ng atensyon. Kaya gagawa siya ng mga ways para mapansin mo siya. At mga G's, eto, hindi natin masasabi kung sino sa dalawa ang attention hoe at yung babaeng nagbibigay talaga ng choosing signals, meaning yung may mataas na interest. Pero para masabi mo o para malaman mo kung ito ba yung sino ba siya dun sa dalawa na yon, wala kang ibang dapat gawin kundi i-approach ang babae na to. Okay? Kailangan maglakas ng loob. Pulutin mo yung ano mo, yung bayag mo na yan tapos sa lapitan mo. Okay? Kilalanin mo. Dahil, mga G's, pag yung babae na yon, ito kasi ang rason, kaya ayoko ng flirting. Kasi sa flirting, mga G's, hindi mo malalaman kung yung babae ba na yan attention ho o nagbibigay talaga ng choosing signals. Kaya nga pag once na makitaan mo na nagpapakita na siya ng motibo, atake na kaagad. Okay? Para malaman mo kung attention lang ba ang gusto niya o talagang gusto ka niya. Okay? Kaya nga i-approach mo. Dahil mga G's, yung babae na attention lang ang gusto niya sa'yo, pag nilapitan mo siya, ire-reject ka niyan. Bakit? Dahil hindi ka naman talaga niya gusto. Pinapakitaan ka lang niya ng mga peking motibo para sa attention mo. Kaya nga ayoko ng flirting. Kasi sa flirting na yan, dyan nag-feed o nabubuhay
yung mga kailangan lang ng atensyon mo, yung atensyon ho nga, okay? At isa pa, pagka nilapitan mo yung babae na yan, mapipiss off siya, magagalit siya. Bakit? Kasi alam niya na pagka nireject ka niya, tapos na yung pagbibigay mo ng atensyon sa kanya. Ano nga, di ba? Kaya, kailangan approach mo ka agad. Pero, kung yung babae na yon ay gusto ka talaga, at yung binabato niya ay legit na choosing signals, pag hindi mo naman nilapitan yun kaagad, dahil yung attention, oh, gusto lang nun, makipag-flirt ka, tanda mo, ayaw nga niya na i-approach mo siya, gusto niya flirt lang, kasi tingnan mo lang siya, o magtitigang kayong dalawa, o kung ano man yung mga flirting na ginagawa ninyo, okay? Pero yung nagbabato talaga ng tunay na choosing signal sa'yo, pag nilapitan, o pag yan naman, hindi mo nilapitan kaagad, nata-turn off naman siya. Bakit siya nata-turn off? Kasi, gusto ka sana niya, kaso wala kang bayag para lumapit sa kanya. Kumbaga para sa kanya, okay ka sana, kaso duwag ka. Okay? At isa pa, pag di mo ginawa yun, yung mga may mataas na interest na yan, nabobore sila. Kasi tinitake nila yon, o nata-turn off sila, nawawalan sila ng gana, dahil tinitake nila yon na rejection. Dahil nga, hindi mo siya pinansin. Na, ito na nga eh, napakita ko na nga sa choosing signal, sinititigan na nga kita, nakangiti na nga ako sa'yo, halos baliin ko na yung leg ko para mapansin mo lang, lumalapit na ako sa harapan mo, dahil, para mag-effort siya, ibig sabihin lang nun, gusto ka niya, o hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano yung mga bagay na yun, dahil napakadali nang makita nun, at mararamdaman mo yun, alam mo yun bilang lalaki. Kaya nga nagkaroon ka ng, di ba, mga babae na nakilala mo o na girlfriend mo na nakasalubong mo lang o katrabaho mo lang o kaklase mo lang. Then, nakita ka mo na motibo, parang gusto ko nun. Di ba? Kaya, sa oras na makita mo yung babae na nagpapakita ng signals o motibo, approach mo na kaagad. Dahil win-win situation yun sa'yo. Para malaman mo kung sino yung attention ho at sino yung legit na may high interest o nagbabato sa inang choosing signal. Dahil sa way na yon, ganun mo lang siya makikilala. Okay? Dahil pag hindi mo ginawa yan, gaya nang sabi ko sa inyo, pag hindi mo in-approach ka agad yung nagbabato na yon, mato-turn off siya. Okay? Kaya once may makita ka kagad na ganun, lapitan mo ka agad. Dahil mga G, walang babae na feminine, yung babaeng-babae talaga, na magbibigay sa'yo o mag-a-approach sa'yo ng, dahil type ka niya. Magpapakita lang siya ng motibo, pero hindi siya mag-a-approach sa'yo. Pag babae yung, yung chick, pagka feminine siya. Buti kung masculine, yung mga naka-undercut, di ba, na maraming piercing sa mukha, na tatuan, yan. Pwede ka pa niyang i-approach. Kasi para siyang lalaki, may masculine energy siya. Dahil ang babae o ang feminine energy, ang gusto niyan sila ang ina-approach. Okay? Pero dahil nga close, di ba? Ang lalaki, tayo, since tayo ang may masculine energy, dapat ikaw ang nang-approach. Ikaw yung mas bold. Okay? Yung bold na, na porn. Di yun yun. Okay? Yung bold na matapang. Okay? Kaya pag hindi mo ginawa yon sa isang babae na feminine, titingnan ka niya na feminine ka din. Kaya mato-turn off siya. Okay? Kaya lapitan mo na kaagad. Okay? At hindi yung approach na parang mga pambata o basta lapitan mo lang. Tapos iwan mo yung number mo o unin mo yung number niya. Tapos hihayin mo kaagad lumabas. Okay? Hindi man ngayon, hindi mo talaga ngayong araw na ito kikilala. Hindi mo ngayon talaga ilalabas. Ilalabas mo siya sa mga susunod na araw. At may videos na ako dyan kung paano mo gagawin yan. Okay? Dahil mga G's, tandaan nyo, etong mga babae na to na may mataas na interest sa'yo, na totoong nagbabato ng choosing signal sa inyo, ito yung mga uri ng babae na malaki ang tsansa na masibak mo sa first date pa lang. May video na ako tungkol kung paano magagawa yan. Yung first date si Baka na yan. Okay? I-check nyo yan kung paano nyo i-execute. Kaya, yung mga babae na yan ay parang mga ginto na nasa kalye o kalsada o kung nasaan ka man. Okay? Kaya pag once na makita mo, atake ka agad. Huwag kayong matakot. Ano ba naman kung ma-reject ka? Makikita ba kayo ulit? Ano naman kung ma-reject ka, mapaya ka? Ano bang mangyari? Hindi ba't mas nakakalungkot na pinabayaan mong mawala yung isang babaeng katulad nun tapos mauwi ka sa isang sa kalye? Ha? Mas gusto mo ba yun? Magpakalalaki kayo. Tama na yung mga baby boys. Tapos na tayo dun. Lahat tayo magiging alpha na. Kaya once na makakita ka ng
ng babae, makaamoy ka ng dugo. Hindi yung dugo dito, ha. Medyo may amoy yun, okay? Makaamoy ka ng dugo, atake na kaagad. Okay? Hindi dito, tandaan nyo. Hindi yun. Hindi tayo kumakain nun. Hindi tayo, ano, para tayo mga iglesia. Hindi tayo kumakain ng dinuguan. Okay? Dugo na parang pating. Kung pating ka, nakaamoy ka ng dugo, atake ka agad. Dahil pwede pang mawala yun sa'yo. Hindi porque may mataas na interest o nagpapakita ng choosing signals, ibig sabihin, makukuha mo yun. Dahil pagdating dun sa nagbibigay yung attention ho lang, tandaan nyo, yun okay sa kanya na magtagal kayo na mag-flirt na mag-flirt. Kasi yun nga yung intention niya, yun lang gusto niya. Pero pag yung babae, type ka talaga, ang gusto naman niya, lapitan mo na siya kaagad. Pag hindi mo ginawa yung kaagad, mawawala yun sa'yo. Okay? Magkabaliktad yun. Alright? Kaya, next year, 2021, gaya ng sabi ko sa inyo, mas lalo pa tayo mag-iingay, share niyo yung videos, ikalat niyo, pakita niyo sa lahat ng mga tao na meron nang nagre-revolusyon ngayon dito sa YouTube at gumagawa ng bagong pangalan para sa panibagong dating system o dating strategies. Alright? Para next year, lahat ng mga lalaki sa buong mundo ay magiging alpha males na, kung hindi man lahat, dahil alam ko na hindi naman lahat kaya to. At least, magawa natin na maparami ang mga katulad natin. Okay? Kaya laging tandaan, nalala! Magpayaman, unahin niyo sarili, at sumibak na maraming puta, yo! Peace! Boom!